Para naman bigyan tayo ng detalye sa upcoming indie film na Ang Babae Ayaw Mamatay. Makakasama naman natin ngayong umaga dito sa studio ang casts nito. At ilan nga sa cast na kasama natin ngayong umaga ay sina Mohaira Sanama, Julian Rojas, Geraldine Aleria, at Chris Lim. Good morning and welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Merry Christmas! Merry Christmas! Very Christmasy ang attire ni Mohaira today. I love it. Sparkling. Una, syempre, saan ba umiikot ang story ng pelikula na Ang Babaeng Ayaw Mamatay? At sino ba ang mga magagaling na director at producer ng film na ito? Siguro, anyone can answer? Yung sa director namin ay si Ron Sapinoso. Sa producer namin po ngayon is si Miss Jana D. Na siya rin po ang gaganap na leading actress sa aming film ko ngayon. Oh, wow! Wow, double role, yeah, no? Galing. No. Okay. Mohaira, paano mo tinanggap ang role mo dito sa pelikula na Ang Babaeng Ayaw Mamatay? At ano-ano ang mga hirap na dinaanan mo bago ka maging bahagi ng proyekto nito? Bago po sa lahat, gusto ko lang po batiin yung mga viewers natin. And also, gusto ko din po batiin yung mga our beloved directors, our fighting directors, Direk Kaloy, and Direk Jacob. Also, our movie director, Direk Ron Sapinoso. Our executive producer, Direk Ryan Manuel Favis po. And our producer, syempre po si Miss Janet T. So back to the question po. I underwent audition po before I got part of Ang Babaeng Ayaw Mamatay. And before I auditioned po, syempre I did my research because that's the first thing to do po when auditioning. And then syempre inalam ko po kung ano yung mga characteristic na hinahanap sa role ni Young Luna. And I was thrilled po kasi nabasa ko doon na hinahanap yung mga magagaling sa martial arts. I was so thrilled kasi syempre first time ko po maging parte, if ever, ng action movie. So I went po sa audition and when I arrived po, nagpa-practice po ako sa labas. And I was so nervous po and overthinking at the same time because the only martial art that I know. Sa age kasi natin, overthinkers tayo. Yeah, opo. So ayun po, nag-overthink po talaga ako kasi syempre the only martial art that I know is Muay Thai po, kickboxing. And yung hinahanap po nila is Arnis. Okay. So nag-overthink ako. So, sabi ko, hala, paano yan? Hindi masyado ako, wala masyado akong knowledge sa pag-Arnis. So, sabi ko, bahala na lang kung ano na lang yung maipakita ko. Kung ano na lang, yun na lang. At least I gave it my all. At least I tried my best. So, during the audition, I did everything they asked me to do. I remember they asked me if I know how to use a sword po. So, sabi ko, I'll try. Pero I was so nervous that time kasi I had no idea how to execute po talaga. Kung ano yung mga proper ways sa ganyan, ganito. So, after that po, sabi ko pag uwi ko, sige na lang. Sige na lang kasi parang, I thought. Kasi mas magaling nga po ako sa Muay Thai and Arnis yung hinahanap nila. So, sige na lang, ganyan. Pero kinabukasan, I got a message po saying na I passed and I will proceed sa final casting. So, sabi ko sa final casting, sige, doon na lang ako babawi. So, nag-research po ako sa YouTube, sa Google. How, ano to, use po, how to use the Arnis. How to use the Arnis. Po talaga yung exact na sinerge ko, how to use Arnis. How to do, ganyan. Diba? Okay. Ay, hindi so, naturo sa PE niyo yung Arnis. Hindi po, kasi pa. Homeschool po ako. Pero worth it naman, diba? Imagine yes, may pinagdaanan mo, tapos nakuha mo pa rin yung role. Now, let's go naman to Julian. Okay, sino ka ba dito sa film na ito? And paano ka napamahal sa role mo? I play Take. Take Kazeno. He's supposed to be a 35-year-old. Bakit Take? Japanese? Yeah, he's Japanese. Okay. So he's a samurai. And am I allowed to say this? I think for me, the way I see his character is he's looking for peace. So yun yung pinaka what he wants out of the whole movie. Pero in real life, you're looking for peace as well. Peace or war? I'm at peace. Okay. In real life. Good to know. Geraldine, kaano kahirap yung proseso ng paghahanda ninyo sa produksyon? At ano-ano yung mga hamon na kinaharap ninyo, syempre sa ilalim yan, ni na Direk Ryan Tavis at Direk Ron Sapinoso?
Okay, thank you po. Bago po ang lahat, pwede po ba ang nabumati ulit? Gusto ko po sanang batiin ang aming producer na si Miss Chanady sa aming executive producer na si Ryan Manuel Fabi, sa aming director na si Direk Ron Sapinoso, at sa aming dalawang fighting director na si Direk Caloy Balasbas at Direk Jacob Bahian. So, yun nga po, balik po dun sa tanong niyo po. Sobrang hirap po talaga sa paghahanda pa lang po namin dito sa aming gagawing pelikula. Kasi una-una po sa lahat, inabot na po kami ng ilang months para sa paghahanda. Para lang po to make sure na maging maganda ang kinalabasan ng aming pelikula. So, mago po ang lahat, napakarami po namin activities na ginawa. Mga pagsubok, mga pagsusulit like press conference, story conference. Meron din po kaming acting workshop para sa aming mga artists. Meron din po kaming training para po sa pagsusulit namin sa bawat isa kung gaano kami katibay at katatag para sa paggawa ng pelikulang ito. Okay, at so I want to know, you're the cast, one of the cast here? Yes, I okay, am. Okay. Isa din po ako sa cast dito as Aling Lucia, as nanay po ni Luna. Uh-huh. So hindi po ganun kadali kasi alam mo yung aarte ka, mag-memorize ka ng script mo, mm-hmm. at the same time, isa kong supervisor sa isang production na to. Okay. At the same time, wardrobe din po ako. So, para sa akin, napakalaking hamon po sa akin yun. Pero, dahil mahal ko po ang trabaho kong ito at tinanggap ko po, alam kong kayang-kaya ko. Wow! Yeah. Kasi talaga, pag passionate ka about what you're doing, kayang-kaya mong gawin kahit na ano. Opo, diba? Mahal ko po talaga ang trabaho ito dahil lumalabas na rin po talaga ako sa mga palabas. Umaarte na rin po ako. Pag mahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka ng trabaho. So tingin mo mahal ka ng trabaho mo? Oo naman. Okay, that's good. Okay, para naman kay Chris. Ano isang bagay sa pelikulang ito na sa tingin mo ay makaka-relate ang maraming mga manonood dito at bakit ito dapat tangkilikin ng publiko? Kung ako yung as a viewer, kung tayo man as a viewer, ang ating makaka-relate naman tayo dito is yung kung ano yung nasa lalaman ng ating puso. Tulad nga ng sinabi na sa church namin, sa The True Church of God talaga, na kung ano yung ang laman ng ating puso, kung ano yung treasure, hindi yung treasure natin. So kung ang treasure natin is yung career, let's say, syempre, ipupursue nyo yan, career talaga, career base, money, or whatsoever. Relationships, like that, kung mahal mo talaga yung tao, doon ka talaga yung, kumbaga, binavalue mo siya. Eh kaya nga, ang isa rin kung makaka-relate talaga dito is kung ano yung ang nasa puso natin ay dinadaluyan ng ating buhay. Mm-hmm. Kaya I hope the viewers na makanood na ito ay marami kayong matutunan talaga sa ano sa film na ito. Eh kung bakit natin tatangkilikin ang movie na ito kasi it's not that very simple. Mm. Yung movie talaga namin is not that kung ano yung mga sa movie talaga yung mga Pilipino, let's say yung katotohanan lang naman talaga. Iba ano, di na ganun ka masyadong maganda yung mga nilalaman ng movie ng mga Pilipino ngayon. Kaya sa movie na ito na gagawin namin ay more on Korean take yung gagawin namin. So it will be very fascinating kung ano yung mapapanood ninyo. And it's very dramatic. Pero ano bang role mo dito? Supervisor po ako ng film. Tapos, ayun nga. Actually, no, supervisor lang talaga. Pero hindi ka naman umaarte. Kagaya ni ma'am. Hindi naman. Hindi naman. Sa bahay lang. Pero good to know, at least we're trying to integrate yung mga tinitingala nating mga pelikula. Like, for example, yung mga Korean films and drama series. And not only that, marami ng mga pelikula ngayon talagang sumasabay na rin pagdating sa pelikulang Pilipino. We want to know, kailan ba ang showing ang babaeng ayaw mamatay? At syempre, please do invite our viewers to watch and support the upcoming movie. Go ahead, our main cast, our main character, the MC. Wala pa naman pong final date po talaga. Okay. But everyone, I hope you support us sa Ang Babaeng Ayaw Mamatay. And I'm hoping po na sana manood kayo kasi syempre nga po sa sinabi po ni Kuya na marami po tayo matututunan dito. Mm-hmm. And I hope na as we portray our movie and give life sa characters namin, is magustuhan niyo po. Ayun. Siguro para malaman namin yung date, I think you have your social media account in the Indie. Yes. Opo, meron po. Okay. Alright, well, thank you very much sa pagbabahagi ng detalye tungkol sa inyong upcoming indie film na
ang babaeng ayaw mamatay. Mohaira Sanama, Julian Rojas, Geraldine Aleria at Chris Lim. Again, thank you and stay safe.